Okay, so yan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa ating Q&A session sa inyong mga kapower. So welcome sa mga first timer, especially sa mga first timer. Comment kayo dyan sa ibaba para sa mga first time na maka-attend ng Q&A session, para mabigyan ko kayo ng special shout out. So welcome sa mga nandito na. Ay, may ingay yung ano ko. Okay, so yan. Welcome sa mga nandito na. Sino ba yung pinakauna nag-comment? Nakikita ko dito ang pinakauna nag-comment ay si Dairin. Ah, si Dairin. Okay, Dairin Reyes. So, congrats sa pinakaunang nandito na. Okay. So yan. For this night, medyo... Hindi, ganun pa rin naman. Matatapos tayo by before 9 p.m. kasi mamamawir pa ako eh. Okay, mama, meron pa kaming event, no. Konting singit lang ito, singit lang. Meron kaming online event talaga ngayon. So konting singit lang itong ating Q&A session kasi syempre nag-commit ako sa inyo na every Friday gagawin natin ito kasi mahal na mahal ko kayo, no, kahit hindi pa tayo nagkikita-kita. So kailangan gawin ko to for 1 hour. So sa mga first timer, welcome dito, welcome sa inyo. Sa mga payaman, so ibig sabihin yung palaging uma-attend, welcome dito sa ating Q&A session. So mga first timer, itong Q&A session natin yung ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. Regardless kung saan company kakabilang, walang problema. And speaking of company, ang rule lang natin dito sa Q&A session is bawal tayong magbanggit ng kahit na anong networking company natin. Including ako, hindi ako magpo-promote. Hindi ako pwedeng mag-promote. So kung ako hindi magpo-promote, malamang kayo din walang karapatan kasi ako nga hindi eh. So itong Q&A session natin, ang pinaka-purpose ko nito is para maging common ground natin mga ethical networkers. So kung ikaw ay isang networker na gusto mong kumita sa ethical na paraan, okay? Sa ethical na paraan, itong Q&A session yung para sa iyo. So ito yung ano natin. Kumbaga, imagine mo na lang kung meron kang ina-attendan before na mga training seminar, 'di ba? Offline, mga ganon. Parang ganon rin ito pero online. Diba? And walang pinipiling kumpanya. So once again, bawal tayong mag-promote, mag-comment, mag-mention, 'di ba? Huwag niyo akong tatanungin diyan ng itong okay ba itong Power Payaman company ko na ganito. Huwag kayong magbabanggit diyan ng ganun para hindi kayo ma-block. So 'yun, para wala tayong ano, wala tayong paweran. wala tayong paweran dito. Okay, so tayo ay mga ethical networkers lang. So imagine niyo na lang na para niyo akong upline for 1 hour. Tapos after 1 hour, talo-talo na ulit tayo. Itanong nyo na sa akin lahat ng gusto nyong itanong regarding sa business nyo. Ako saan kayo nahihirapan, yung mga tanong nyo na hindi masagutan ng iba, yung mga tanong nyo na hindi pa kayo satisfied sa sagot. Diba, pwede nyo itanong kung ikaw ay isang upline. Kung pwede nyo rin itong i-share sa inyong mga teammates, sa inyong mga members na alam nyo na magbe-benefit dito. Kung ikaw ay isang upline, halimbawa may tanong yung member mo, may tanong yung downline mo, ikaw na lang magtanong para sa kanya. Halimbawa kung sakaling nahihiya siya, ikaw na lang magtanong para sa kanya. So, ano pa, pag ako sumasagot sa mga tanong, real talk, straight to the point, and pag ako sumagot sa mga tanong nyo, huwag nyo i-assume na kung sino lang yung nagtanong, yun lang yung sinasagot ko. I believe para sa inyong lahat yon. Kung ano man yung maging tanong niya, meron sa inyo doon na makaka-relate. Kung sino man magtanong dito sa inyo, meron at meron dyan makaka-relate doon sa tanong nyo. No? So, hindi lang yun para sa kung sino yung nagtanong. Okay, so, yon. And real talk ako sumagot. Isasagot ko sa inyo kung ano yung ibig ko sabihin doon is isasagot ko sa inyo kung ano yung dapat at kailangan nyong marinig. Okay, hindi ko isasagot kung ano yung gusto nyong marinig. Okay? So wala akong pakialam kung magalit ka or mainis ka or hindi ka mag-agree sa akin, wala akong pakialam doon. Basta ang isasagot ko sa inyo is based on my experience, hindi yung kung anong narinig ko lang sa ibang tao na parang power yun ha, si may bagsak nga. Hindi ako ganun. Based on kung ano yung na-experience ko, and aaminin ko sa inyo, kapag meron kayong tanong dyan na hindi ko alam yung sagot, sasabihin ko, hindi ko alam, kasi hindi ko naman alam lahat, at wala naman akong planong alamin lahat. So, isasagot ko lang sa inyo is based on my experience, kasi medyo lang naman, medyo matagal-tagal na rin ako sa industry ng network marketing, 7 years na. So, medyo matagal-tagal na din. So, marami na rin ako nag-gather na experience, and those are priceless. Okay, yung mga experience na yun. So, yun yung isa-share ko sa inyo, isasagot ko sa inyo. So, tanong nyo lang sa akin is yung may kinalaman sa network marketing kasi doon ako magaling. Hanggang doon lang. Huwag niyo na itanong sa akin yung outside network marketing or ibang industry. Hindi ko na alam yung mga bagay na yan. Okay, doon nyo itanong yan sa expert, kung sino man expert doon. Okay, sa network marketing lang tayo. Okay, and ano pa?
Yun, pag sumagot ako is real talk para at least hindi kayo magulat, especially do sa mga first timer, 'di ba? Baka magulat kayo, eh, bakit nagwawala to si ano, si Coach Earl, bakit 'to nagagalit? Hindi ako galit, nag-explain lang. Okay. So unahan ko na kayo diyan. And finally, meron akong ginawa yung Unlimited Prospect Handbook. Doon sa ebook na 'yon matututunan niyo kung paano ka magkakaroon ng unlimited prospect para sa negosyo mo. Sa napakasimpleng paraan, pinasimple ko ng pinasimple na pag ginawa mo, magkakaroon ka talaga ng unlimited prospect para sa business mo. Okay, so pwede niyong i-check mamaya, may makikita kayo dito sa ilalim. Yan, may umaandar dyan, may link. So, yun. Tapos ilalagay ko rin yung link pagkatapos nitong live na ito. And i-like nyo na rin tong Facebook page na to kung saan kayo nanonood para bati tayo, para masaya. Diba? Libre lang mag-like. And see first nyo para ano, para every time na meron akong live na ganito, mano-notify kayo. Kasi hindi ko maipapangako na masasagutan ko to lahat ng mga tanong nyo dahil limited time lang yung meron tayo. So katulad nung ano, palaging ganun yung nangyayari. Kung kailan mauubos na yung oras tsaka ang daming nagtatanong. Kaya itanong nyo na yung gusto nyong itanong bago maubos yung oras. Kasi by 8:55, no, tatapusin ko na tong live kasi nga mamamawir pa ako eh. may online event kami, mamamawir pa ako dun. Okay, so yan. Subscribe rin kayo sa YouTube channel ko, Carl Serrano. Okay, hanapin nyo. Marami kayo doon, marami pa kayong mapapanood. Lahat libre, wala kayong babayaran doon. No, subscribe nyo lang yung hinihingi ko. Notification bell dito sa Facebook page, like lang, follow, see first, yun lang. Wala akong hihingi na pambayad sa inyo. Libre ko to lahat ginagawa. 99% ng mga content na ginagawa ko is libre. Okay, kasi ang purpose ko noon, bakit ko rin ginagawa yon ay because gusto kong makabawi. Kasi dati akong unethical networker. So, kahit anong sorry ang gawin ko sa mga nagawan ko ng masama, wala na, nagawa ko na yun eh. Pero ang pwede kong gawin, sinimulan ko to 2016 pa, ang pwede kong gawin is ilayo ko yung mga networkers na katulad nyo na papunta pa lang dun sa epic fail na pinanggalingan ko. Diba, yung sa mga pagkakamali na naranasan ko, mga epic fail na naranasan ko, papunta pa lang kayo dun. So, ililihis ko na kayo dun kay sa ethical. Hindi nyo na kailangan magpaka-unethical pa, tsaka nyo marirealize na pwede pa lang maging successful sa ethical na paraan. So, yun yung purpose nito. Yun ang binangang vision, yun yung purpose nitong Ethical Nation. Vision is gumanda yung pangalan ng network marketing sa pamamagitan ng pagdami ng mga ethical networkers kumpara sa mga unethical networkers. So, kung mas marami tayong mga ethical networkers, gaganda ang pangalan ng network marketing. Regardless kung saan company man tayo kabilang, magkakaiba ng company. As long as legal yan, go lang. Okay, so with that being said, tanong-tanong na. Wait lang. Ayusin natin yung camera. Alright. Ayos na ba? Yan. Hindi ako nasa gitna eh. parang nasa gilid ako eh. Okay, so yan. First question. Okay, first question. Okay, so from Adyuto Reyes. Naalala kita kasi yung pangalan mo unique. Hindi ko alam kung ito yung totoong pangalan mo eh. Kaya naalala kita. Okay, so tanong niya is, pwede ba ako magalit or pwede ba ako manita ng leaders ko kung sa tingin ko hindi sila productive sa ginagawa nila? Kung ako, syempre ako yung tinatanong mo. So, isasagot ko is based on my experience. Hindi ko sila pakikialaman. Okay, ako bilang upline, bilang leader, sasahusaw lang ako dyan kapag may ginagawa na silang hindi tama or unethical, labag sa rules namin or unethical, dun lang ako mangingialam. Pero kung wala naman silang ginagawang ganon, di ba? Wala naman silang ginagawang masama, bahala kayo sa buhay nyo. Yun ang sa akin. Yun ang ano ko, yun ang style ko. Hindi ako merong mga uplines na ano eh, na pe-pressure ganyan. Hindi ako yun eh. Hindi ako ganun. Dati ganun ako pero na-realize ko pag ginagawa ko kasi yun, bukod sa nai-stress na yung member ko, nai-stress din ako. So bakit? Bakit ko pa ginagawa? So ako, hahayaan ko lang, magfo-focus lang ako sa production ko. Bahala kayo diyan. Kasi palagi ko nga sinasabi sa inyo at palagi ko rin sinasabi sa mga members ko na hindi naman pangarap ko yung kinukuha nyo eh. Di ba? Pangarap nyo yung kinukuha nyo eh. Kung kayo ay hindi productive, kayo yung mawawalan ng pangarap, di naman ako. Di ba? Ako, makukuha ko pa rin ng pangarap ko sa ayaw at sa gusto nyo, humataw ka o hindi, kikita pa rin ako ng malaki, makukuha ko pa rin yung pangarap ko kasi nagpo-focus ako sa production ko. Kasi hindi natin, unang-una sa lahat yun nga, palagi ko, sinishare ko din sa inyo na hindi natin sila empleyado eh. So, para sa akin, hindi ko kailangan na i-micromanage. Diba? Unless sila ay nag-request sa akin ng ganun. Diba? Halimbawa, upline, gusto kong kumita ng malaki. Eh. Ano bang kailangan kong gawin? O, maging accountable ka sa akin. Ito yung mga requirements. Kung hindi mo kaya yan, wag na. Huwag ka nang umasa. Madali akong kausap.
'di ba? Ito yung kailangan nating gawin, may sisitahin kita, i-pressure kita. Ito yung mga activities, ito yung ganto, ganyan, 'di ba? I-monitor ko yung ano mo, yung sales mo, 'di ba? Kung gusto mo kumita ng malaki, pero kung ayaw mo nung gagawin ko niyan, wag na. Bahala ka sa buhay mo, 'di ba? Gawin mo kung anong gusto mo. Ba? Kung mag-agree siya, edi tsaka. At least may permission ako. Even though ako yung upline, hindi porket upline ako, may karapatan na ako mang ganun sa kanila. Kasi upline lang ako, hindi ako boss. Hindi ko sila binabayaran. Hindi nila ako boss, hindi ko sila empleyado. So wala akong karapatan na, dapat hataw ka, dapat direct ka, ilan ang direct mo. Hindi nila ako boss, di ba? Hindi to sales job, no? Network marketing to, we are independent distributors. Yun yung sa akin, no? Yun yung style ko. No? Magiging accountable sa akin or sisitahin ko sila kung kapag may mali na silang ginagawa, unethical, labag sa rules, or kapag binigyan nila ako ng permission. Pero kung wala, wala. Bahala ka dyan. Ako, may production akong akin. Magpo-produce ako na magpo-produce ng akin. Kasi pangarap ko at kinukuha ko, pangarap nyo, kinukuha nyo. Bilang upline, ang responsibilidad, nabubulol na ako. Ang responsibilidad ko lang ay to guide, give knowledge, and to guide. Yun lang. Diba? Hindi i-pressure, hindi manduhan, hindi pakialaman kung anong ginagawa nyo. Okay? So yun. Kasi kaya ko manging alam kapag may unethical na, syempre, alam nyo na, unethical, diba? Ethical nation pinopromote ko, tapos may downline akong gagawa ng unethical. Although, hindi naman maiiwasan yun. Kasi kahit ano naman ang sabihin ko, hindi naman porket ethical ako na upline, ethical yung team is susunod na lahat eh. Diba? Para mo na rin sinabi na, ano, na porket may batas sa Pilipinas, lahat mabait. Diba? Hindi naman. Diba? Dami-dami natin batas, lahat ba sumusunod? So, ganun yun. Doon lang ako makinig alam kasi maapektuhan na yung reputation ng team, reputation ng namin, doon na. Okay? So, yun lang naman yung sa akin. Pero hindi ko sila pakikilaman, bahala ka dyan, magpo-produce ako ng akin. Ang dali-dali lang, ito ha, yun yung sa side ng pagiging leader, no? Sa side para sa mga members. Sa side naman ng ikaw na pagiging upline, pagiging leader, bakit may time ka pa para gawin yun? Kasi di ka nagpo-produce. Sakit ba? Di ba pa? Bakit mo sisitahin yung productivity nila? Ikaw, asan ang productivity mo? Di ba? So, yun yung sa akin. Kasi nga, lead by example eh. Di ba? May oras ka pa para pansinin sila kung anong ginagawa nila. Ibig sabihin, wala kang ginagawa. Kasi kung ikaw ay hataw-hataw, prospecting, inviting, recruit, benta, di ba? Ginagawa mo yung mga profit-producing activity, wala ka ng oras para makita kung anong ginagawa nila. Diba? Hmm. Kaya hindi ako nangingilam kasi ang kaya kong kontrolin sarili ko eh. Ang kaya kong kontrolin production ko, hindi production nila. So, yun ang nagwo-work sa akin. Kasi for 15 months straight. No? Sana by next month, ganun din. Hindi ko kasi alam eh. No? Malaki yung income ko pero grabe na yung mga top performers sa amin, yung mga top earner sa amin, mga lima. Hindi ko alam kung makakapasok ulit ako by next month. Pero malaki, alam ko malaki income ko. Sa business. Pero kung mas malaki yung kanila, eh, di, baka hindi ako makapasok sa top performer. Pero for the past 15 months consecutive straight top performer ako. Eh. So, ibig sabihin nagwo-work kung ano yung ginagawa ko. Gumagana yung leadership style ko. Hindi ko pinipressure yung mga member ko na hataw kayo, produce, ganito, benta, or sales para mag-top earner ako. Hindi ako ganun. Papatop earner ko yung sarili ko. Yun yung, yun kasi yung kaya ko lang kontrolin. Eh. Yun lang yung para sa akin. Para, hindi ako ma-stress. Na-stress ako, na-stress tayo sa mga bagay na hindi natin control. Kaya kayo na-stress sa member mo, hindi kasi humahataw, hindi kasi nagpo-produce. Ikaw kasi wala kang ginagawa eh. alam mo naman sa sarili mo kung may ginagawa ka, wala eh. Paano mo malalaman? Magre-reflect sa ano? Magre-reflect sa resulta mo. Di ba? So yun yung sagot ko. I hope nakatulong. Okay, so next question. May naririnig na kayo, di ba? Meron na. Baka umiimik ako ng umiimik. Wala pa pala kayo naririnig. Okay, shout out sa mga first timer. James. James Bonayog, Earl Martinez, Christy Piaka, Mark Supang. First time. Sino? Yun lang yung nakita ko na first time so far. Okay, so yan. Next question tayo. Ayan, yan na. Magandang question to. From Ansley. Okay, from Ansley Sebastian. Sir Carl, ethical na paraan po ba pag sinabi ng upline mo na dapat multiple account agad ang i-join para daw maganda structure? Ano sa tingin nyo?
Meron akong ano, meron akong video sa ano, video sa tawag dito, sa YouTube about dito. Okay, about sa multiple accounts na to, no? Depende kasi sa depende sa purpose ng upline mo. Ako hindi ko ginagawa to na multiple accounts ka para payaman. Ha, payaman tayo pag multiple accounts. Kita mo yung si upline, si Power Payaman upline, si Top 1 upline natin, yung kumikita ng million per second. Multiple accounts yun eh. Ha, multiple accounts tayo. Hindi. Hindi mo mukhang demonyo talaga pag ganun yun. Pero hindi ko ginagawa kasi sinasabihan ko yung member ko na ano, mag multiple account ka pagka ano, pag okay. Kung kaya mo, unang-una kung kaya mo, and kung may idea ka na sa mga multiple accounts, edi gawin mo. Diba? Pero ang tinuturo ko sa mga members ko, especially yung mga wala pa namang ganun na capability. Halimbawa, majority man ng members sa amin, nagme-member kasi talagang gusto lang nilang kumita sa simula eh, kasi nga walang pagkakitaan. So, ang kaya lang nila, isang account, ganun. Yung sila pinupush ng ganun. Pero tinuturoan ko sila para i-prepare yung account nila na yun in the future para malagyan ng multiple accounts yung mga ganun-ganun. So, iba't iba na kasi yung compensation plan natin, kaya iba't iba yung strategy, no? Pero yun ang ginagawa ko. Tinuturoan ko na lang sila na preparation to, ganito yung structure na gawin mo para preparation para madali ka makapagdagdag ng mga future accounts in the future. Future accounts, parang tanga lang, no? Additional accounts in the future. Pero hindi ko sila pinupush na multiple accounts agad. Kasi bakit? Kumbaga parang ganito yan. Hindi ka pa nga marunong eh. 'Di ba? Kumbaga parang sa pagtatanim, 'di ba? Hindi mo pa nga alam kung paano mo itatanim yung mangga mo tapos sasabihin sa iyo, tanim ka ng 15 na mangga para mayaman, 'di ba? Para pag-ani ang dami. 'Di ba? Hindi mo pa nga alam paano itatanim yung isa. Diba? Hindi mo pa alam kung paano aalagaan. Hindi mo pa alam kung paano yung tamang pagdedelig, ano yung mga fertilizer na kailangan dyan, ano yung mga salot na kailangan tanggalin. Hindi mo pa nga alam eh. Tapos 15 agad. 15 agad, 7, 31. Diba? Parang tanga lang. Ano yung purpose? Diba? Ano yung purpose? Para kumita sila. Yan na naman ang purpose nun eh. Para mag, ano eh. Pag ikaw ay, ito ay sa case pag ikaw ay bago pa lang, na wala ka pang kaalam-alam at hindi ka pa kumikita. Yung sa amin na nagmumultiple ako is yung marunong. Ilan lang, ano sa 2 years ko dito sa negosyo ko, current business ko ngayon, bilang lang sa daliri ko yung mga nagmultiple accounts agad na kakasali pa lang, sila marunong. At silang may gusto. Sila ang nagtanong sa akin, paano ba yung multiple accounts? May multiple accounts ba dyan? Ito, multiple accounts. In-explain ko multiple accounts. Ganyan. Yun ang binili nila. Pero hindi ko sila pinush, hindi ko sila pinilit. Hindi ko sila sinabi na para magandang structure. Multiple accounts tayo. Payaman. Hindi. Yun yung sa akin. Kasi yung kung ikaw ay pinipilit na mag-multiple accounts tapos hindi ka pa kumikita, hindi ka pa nga nakakabenta, hindi mo pa alam kung anong gagawin, alam mo na. Bakit? Alam mo na kung bakit. Diba? Ano pa bang ibang rason? Para sila mag-benefit. Diba? Napakalaking kalokohan eh. Diba? Bakit mo pipilitan mo multiple accounts? And yun nga rin ang isa sa mga reason bakit ano, may nababad trip si SEC sa networking. Ayaw ni SEC ng ganun eh. Yung multiple accounts ang promotion. Pag yung team mo is hindi focus sa products, may problema yan. Okay? So yun ang sagot ko regarding doon. I hope hindi kayo naguluhan. Okay, next question. Okay, same question with Christy. Similar lang na question. Dapat ko po ba ipush agad multiple accounts kahit may pandemic ngayon? Mag-multiple accounts ka kung alam mo na kung paano kumita sa single. Yun ang pinakang mai-advise ko sa inyo. No? Pag alam mo na, kabisado mo na yung negosyo mo at gusto mong kumita ng mas malaki, tsaka ka mag-multiple accounts. Diba? At tsaka kung may pera kang pang multiple accounts. Diba? Kasi pag ikaw ay single account, sa binary to ha, typical na binary, no, magiging technical tayo ngayon. Sa typical na binary, pag single account ka, tapos nagre-recruit ka, isang line lang yan eh, strong legging kung tawagin, isang line lang. Huwag ka magle-left and right kasi wala nang paglalagyan yung second account mo, maiilalim yung second account mo and onwards kung ilang account sa inyo.
Diba? So, ganun ang tinuturo ko sa mga members ko. Strong leg lang. Kung ikaw ay talagang magne-negosyo, magbibusiness, pero kung selling lang naman, no? So, hindi mo na kailangan mag-multiple accounts. Actually, iba kasing compensation plan namin eh. Pwede pala. Pwede pa rin mag-multiple accounts. Kikita pa rin kahit na walang nire-recruit na ano. So, ayoko na explain yan. No? Hindi ko pwedeng explain yan kasi bawal tayo mag-poweran dito. I mean, mag-promote ng company. So, strong legging lang. Pero sa typical na binary, ganun. Strong legging lang. Tapos, pag maglalagay ka na ng kabila, tsaka ka mag-second account. Diba? So, yun yung tinuturo ko sa kanila. Ganun. Pero hindi namin sila pinupush. Bahala ka kung gusto mo o hindi, bahala ka. Sila na lang yung nagkukusa. Yung mga seryosong humahataw nagbibuild ng team, sila na lang yung nagkukusa. Multiple accounts. Tinuturo namin sa kanila yung ganong idea. Pero ang point ko lang dun, hindi namin pinupush. Hindi namin pinipilit. Diba? Kung sa isang account nga, hindi ka pa kumikita, dalawa pa, tatlo pa, anong difference nun? Pag nag 2 accounts ka, 3 accounts, 7 accounts, tatalino ka na, gagaling ka na. Ganun ba yun? Dadami na yung experience mo? No? Magiging madadagdagan yung skills mo, ganun ba 'yon? paano kang kikita? Lalaki yung potential income mo. Yung potential income mo lalaki. Syempre, mas malaki talaga yung multiple accounts kumpara sa single. Lalaki yung potential account mo, pero hindi ibig sabihin lalaki na yung income mo. Potential pa lang. Walang kwenta yung potential kung hindi mo naman alam kung paano, ano yung mga skills na kailangan mo. Ano yung mga experience na kailangan mo? Walang kwenta yung dami ng accounts mo. 'Di ba? And usually yung mga ginaganto is yung mga pumapower pa, mga unethical networkers lang naman yung gumagawa niya na pinipilit na mag-multiple accounts ka kasi payaman. Yaman ka kagad niyan. Yeah, magandang structure kasi ganito 'yun eh. 'Di ba? Mas maraming account, 'di ba? Mas maraming pairing power, 'di ba? Katarantaduhan eh. Hindi masama yung multiple accounts itself. Ang masama is yung nanggagagong apply na ganun. Sorry for my word, ganito talaga ako magsalita. Ganun, yun ang gaganon. Para lang sila kumita ng malaki. Yun lang naman ang purpose nila dun eh. Diba? Okay, so yan. Next question na tayo. I hope na naiintindihan nyo yun. Okay, mag-multiple account ka kapag alam mo na kung paano ka paano kumita. Kapag kaya mo na mag-multiple accounts at alam mo na yung diskarte, kabisado mo na. Kumikita ka na ng malaki. Tsaka, madali na yun in the future. Pero kung hindi pa, walang rason. 'Di ba? Para ang pinaka rason lang nung kikita si upline mo. Okay? So 'yon. Next question. Okay, from Jerome Villarba. Sa company namin may mahal at mura na membership package. Ano yung mas dapat kong unahin introduce? Pinakamura o yung pinakamahal? Para sa akin, mura. Kasi syempre kahit anong sabihin natin, mas mababa ang resistance kapag mura. Diba? Katulad sa amin, meron kaming package din na mas malaki, pero pinakamura yung ini-introduce namin. Kasi madali eh. So kapag, ang turo namin is kapag kumikita ka na, paikutin mo yung income mo, tas tsaka ka mag-upgrade. Para mas malaki pa yung income mo. Tas pag nag-upgrade ka na, paikutin mo ulit yung income mo, tapos tsaka ka maglagay ng another account. Ganun yung turo namin. Alam niyo, ini-encourage ko pa nga yung mga members ko na as much as possible, huwag kang mag-upgrade or mag-multiple accounts based on your income na hindi sa negosyo nang galing. 'Di ba? Yung sasabihin ng mga unethical networkers, katangahan yung ginagawa ko. Eh unethical sila, hindi naman ako katulad nila eh. 'Di ba? Ini-encourage ko sila as much as possible. Halimbawa, nagtatrabaho. 'Di ba? Yung savings niya galing doon sa negosyo ay sa trabaho niya or kinikita niya sa trabaho niya ipapang-upgrade niya or pang-multiple accounts. Hindi 'yun ang nire-recommend ko. Malaya sila kung gusto nilang ganun, edi go. Diba? Okay lang. Pero as much as possible, I encourage them na yung income mo dito galing sa negosyo kasi patunay lang yun na ginagawa mo kung ano yung natututunan mo. Kapag kumikita ka, tas nakapag-upgrade ka gamit yung kinita mo sa negosyo, patunay lang yun na ginagawa mo kung ano yung tinuturo sa'yo. Patunay lang yun na committed ka. Patunay lang yun na humahataw ka, nag-e-effort ka. Diba? Yung para sa akin. Pero either way, bahala kayo kung anong gusto nyo. Pero yun lang naman yung sa akin. Yun lang naman yung para sa akin. Diba? Para sa akin lang naman. Hindi naman sinabi na yun ang dapat, yun ang tama. Diba? Huwag na kayong makinig sa iba, helmet, shield. Diba? Hindi. Bahala kayo. Yun lang naman yung para sa akin. Okay? So, yun. yun ang may recommend ko. Kasi mas mababa yung resistance. Diba? Hindi na masyadong magiging objection yung, ang mahal naman. Hindi na masyadong magiging objection yun. Nabawasan ka na ng isang objection na ganun. O, diba? So, yun ang sagot ko regarding dito. Next question. Okay, it's already 8:25. Bilis.
Ang bagal ng oras. Hindi pala mabilis. Parang dami ko nun sinailan na sasagutan ko. Tapos 8:25 pa lang. Okay. So parang marami tayong masasagutan ngayon. Kaya magtanong na kayo na magtanong ng marami dyan. Huwag yung kung kailan 8:40 na 8:50 na tsaka kayo biglang bubuhos ng tanong. Diba? Parang ano naman. Kayo din yung kawawa. Kasi hindi ko masasagutan. Okay. So marami man natututunan so far. Power pa yaman. Ayan. Okay, next question. Asa na? Okay, from Limwell. Rank up. Ano maganda sabihin pag nag-how at paano ang prospect? Meron akong video nito sa YouTube, yung paano sagutin yung inquiry ba yun? Parang ganun yung title, inquiry ni prospect, anong sasabihin, ganun. Hindi ko kasi alam kung anong promotion nyo. So hindi ko alam kung paano ka nag-promote. Hindi ko alam kung ano yung sinabi mo kasi nakadepende yan sa kung ano yung sinabi mo eh. 'Di ba? Ano yung promotion mo nakadepende kung ano yung sasagot mo kapag ka naging interested na sila. 'Di ba? Hindi malay ko sinabi mo na kikita ka na walang gagawin, walang inviting, walang recruit, walang benta, pero kakita ka, 'di ba? Malay ko kung ganun yung sinabi mo, hindi ko alam. 'Di ba? Hindi kung ganun yung sinabi mo, hindi ko alam kung ano yung sasagot niya kasi hindi ako scammer. 'Di ba? Hindi ako nang gaganon. 'Di ba? So hindi ko alam, depende sa kung ano yung ano niyo. Pero kung ako diyan, 'di ba, ibigay mo na lang yung bigay mo yung information. Hindi ko alam kasi hindi ako nagpe-present ng business through chat. Hindi ko ginagawa 'yan. Meron kaming video presentation na ginagamit. Or na, minsan napakadalang, minsan is video call. Ganon. Pero usually video presentation namin yung ginagamit namin. Kung ayaw nyo panoorin yun, diwag. Next. Sabi ko nga sa inyo, madali lang naman akong kausap eh. So, ganon. Ibigay mo, provide mo kung anong sinasabi mo dun sa promotion mo. Provide mo yung information about dun. Okay? Pero walang budol-budol strategy, Limwell, or sa inyo mga ganito rin yung question. Baka nag-expect kayo na pag may baka kailangan ko lang ng magic word. Tapos pag sinabi ko yun, automatic, sasali. Walang ganon. Okay? Kalimutan nyo na yun. Kasi kung hanap-hanap ka ng ganun, walang mangyayari sa'yo dito. Magkukwit ka rin in the future. Okay, marami ng ganun eh. Okay, so walang ganun. Okay, so yun. By the way, yung mga nagtatanong sa inyo ng nakadalawa na, di ba? Pagbigyan muna natin yung iba. Okay, para masagot ko rin yung iba. Okay, so yan. Sagutin ko rin yung iba para masaya. Okay, Angel Escultura, how to pursue a warm prospect? Depende kasi eh. Depende sa kung paano ka nakilala. Sabi nga ni Eric Worre, no, sabi niya is, nalimutan ko. Ano ba sinabi niya? You are either blessed ba yun or cursed? Paraphrase na lang. Okay, you are either blessed or cursed by the life you live before network marketing, parang ganon. O Tagalog, it's either parurusahan ka or ibibless ka ng network marketing base sa kung paano ka namuhay bago ka sumali. So, I hope naintindihan nyo kung anong ibig sabihin. No, for example, ikaw ay, before ka maging networker, ikaw ay napaka charismatic na tao, di ba? Ang dami mong kaibigan, ang dami naniniwala sa'yo, may authority ka, kung ano yung sabihin mo, sinusunod nila, ginagawa nila. Di ba? Pagsali mo sa networking, medyo madali sa'yo. No? Kasi before ka mag-network, may ganun ka ng tao eh. May, before ka sumali sa networking, may ganun ka ng network. So, sana naintindihan nyo yung sinasabi ko. Ha? Kaya, ibibless ka or ikakurse ka ng networking, depende sa kung paano ka nabuhay before ka sumali sa networking. Kung ikaw ay ganun, may authority na tao, pinagkakatiwalaan, na, 'di ba? Maraming tao naniniwala sa iyo, ganun. Madali, mas madali sa iyo networking. Hindi ako ganun. 'Di ba? Bilang nung bumalik ako ng Lucena kasi nag-high school ako ng Sorsogon, Bicol. 'Di ba? Bicolano, Oragon kita, no. Nung nag-high school ako doon, bumalik ako ng Lucena, back to zero ako. Wala na ulit ako mga kaibigan dito. 'Di ba kasi yung mga kaibigan ko dito nung elementary hindi ko na rin naman na sila nakasama. So back to zero ulit. Eh hindi ako pala kaibigan. Ano, introvert ako. Hindi ako pala kaibigan. Quality ako over quantity.
So, di ba sa networking, kailangan ma-impluensya ka daw, kailangan marami ka daw, ano, may katotohanan naman yun, pero hindi ibig sabihin kailangan magsimula ka na ganun. Di ba? So, lahat ng sinasabi about sa networking na kailangan, magaling magsalita, magaling magbenta, maboka, charismatic, di ba, ma-impluensya, maraming naniniwala sa'yo, di ba, ganyan, madaldal ka, palakaibigan ka, ganyan. Wala ako nun lahat. Zero. Zero. Wala. Nada. None. Negative. Wala. So, yun, ang point ko lang dun is hindi kailangan na ganun magsimula. Pero, sa pag-approach sa war market, nakadepende dun. Yun ang ibig ko sabihin. Nakadepende kung sino ka before networking. So, kung hindi ka ganun, katulad kita, so medyo struggle no sa pagpapatiwala, paniniwala sa kanila. Pero may re-recommend ko sa inyo pagdating dito sa war market is, meron rin ako video nito sa YouTube eh. Alam ko, war market is wag niyo i-offer yung negosyo. No. Pwede niyo i-offer product muna, mas madali. Pag nagustuhan niyo yung product, edi tsaka mo i-offer yung negosyo. Nagustuhan mo ba yung product? Oo. Ang ganda nitong product mo eh. Pwede ba ako maka-discount dito? Kasi paulit-ulit na ako bumibili sa'yo. Bili ka ng package. Ito yung package. Pag binili mo yan, may gantong percent ng discount ka na. Ah, ganun ba? Oh. Ang naituro kasi sa atin na palpak is one side lang ng ano yun, ng pagpapasali. So, paano? Usually, bomb. Hindi ka na makapag-bomb ngayon, no? No. Hindi na, no? Wala na. So, usually, ganun, di ba? Seminar. Poweran. Di ba? Mindsetan. Mindsetting, di ba? Typical presentation, this is you left and right, di ba? Typical, ganong way lang tayo naturuan ng pagpapasali. Hindi tayo tinuturuan na pwede ka magpasali sa product. Sa totoo lang, mas madali yun. Di ba? Sa dami ng members ko, ang dami kong napasali sa ganun. Mas madami kaysa yung nagre-recruit ako na this is you, left and right. Ah, hindi ako nagre-recruit ng ganun actually. Di ba? Maraming ways kasi. So, pinakamadali na pinakamababang resistant, products. Product. May binibenta akong product ko. Try mo. Di ba? So, yan. Tinuro ko yan sa, ano, sa Unlimited Prospects Handbook din. O, check nyo yun mamaya. Yun ang pinakamadaling way para ma-approach mo yung warm market. Kung ayaw nila, diwag. Diwag. Da. Wala naman problema eh. Di ba? Or baka kung marami kayong products, di ba? Eh, di mas maganda. Hanapin mo kung ano yung sasakto para sa kanya. So, yun yung mai-recommend ko. Alright, power ba? So yun, next question. Matt Virtudazo. Paano i-handle ang rejection? Move on. Move on. Hindi hinahandle ang rejection. No? Nilalampasan yan. At saka hindi kasi porket nireject ka na forever. Hindi pa sa ngayon. No means not now. Diba? Diba naituro na yun sa inyo? Kung sakaling hindi pa, oh, at least narinig nyo na sa akin. No means not now. Hindi porket no ngayon, no na forever. Walang ganun. No. Pag nireject ka, masakit. Normal yan sa simula. Huwag nyong tiisin, huwag nyong pigilin, huwag nyong lokohin yung sarili nyo na hindi. Hindi man masakit. Tapos bigla ka magpaparinig sa Facebook. Di ba? Parang tanga nun. Di ba? Hindi, hindi naman masakit. Nireject lang naman ako. Hindi naman masakit. Tapos magpaparinig ka sa Facebook. Oh, bakit kaya may mga tao na tinutulungan mo na tapos ayaw? Parang tanga nun. Di ba? So, wag niya, normal, tanggapin mo na masakit ma-reject, especially ng mga taong akala mong maniniwala sa'yo. Normal. Masakit talaga. So, kailangan namnamin mo yung sakit na yun. Kasi yun lang yung tanging paraan. Kapag paulit-ulit mo nang nararanasan, nararamdaman yung rejection na yun, paulit-ulit mo nang na-experience, mamamanhid ka eh. Yun ang importante sa mga nagsisimula, para sa inyong mga nagsisimula. Kung ikaw ay may takot pa na kahit katiting na takot pagdating sa rejection, malayo ka pa. Kahit 6 months ka na, kahit 1 year ka na, malayo ka pa. Malayo ka pa dun sa mga pangarap na pinagsasasabi mo. Takot ka pa ma-reject eh. Takot ka magkamali, malayo ka pa. Kahit 2 taon ka na sa negosyo mo, malayo ka pa. Kaya hindi ka maka-move on, hindi ka makapunta-punta sa next level dahil dun. Yun ang rason. Natatakot ka magkamali, natatakot ka ma-reject dahil dun. Okay? So kapag ka nire-reject, namnamin mo, masakit talaga, diba? Pero wag ka magre-react. Wag mo sisirain yung relasyon mo dun sa tao kahit na relasyon mo dun sa tao na nag-reject sa'yo. Sinabi niya, ay, ayoko ng mga ganyan. Eh, hindi ako mahilig sa mga ganyan. Okay, salamat sa pakikinig. Kung sakali man magbagong isip mo, sabihin mo lang ako. Diba? Kasi yung mga tao na yan, diba? Sino kakilala nyo na
ganun magsalita daw, eh, networking, mga scammer yung mga ganyan. Ay, yung mga nasa taas lang naman, yung mayaman dyan, tamo, yung mga nasa taas lang yung yaman sa mga ganyan. Na, tapos, after a week, after a month, nakikita mo, pumapower-power na. Sino sa inyo may kinalang ganun? O baka ikaw yun? Di ba? Di ba? Normal yun. Ang daming ganun. Sa 7 years ko dito sa network mark, ang dami kong nakitang ganun. Yung iba pa nga nagsabi, meron nga akong leader eh. Personal leader ko sa team ko, isa sa mga top earner ng grupo ko. Di ba? Sinabi niya, hindi ko alam, nito ko lang nalaman mga couple of months ago na shinare niya kasi nag-training siya sa amin. Shinare niya na, sinabi niya pala sa sarili niya na kahit kailan, hinding-hindi daw siya sasali sa networking. Oh. Nagta-top earner na siya ngayon. O, di ba? So, hindi mo alam eh. Hindi mo alam eh. E paano kung yung ni-reject ka, yung nag-reject sa'yo ay inaway-away mo, pinaringgan mo sa Facebook? Sasali pa ba sa'yo yun? Asa ka pa. Di ba? Sa ibang tao na yung magta-top earner. Hindi sa'yo. Di ba? Kasi masyadong pinipersonal, masyado kang madrama eh. Di ba? Masyado mong pinersonal yung rejection niya eh. Di ganun talaga. Diba? Pero kung ganun yung sinabi mo, di ba? Okay, sige, salamat sa pakikinig ko sa kanilang magbago isip mo. Sabi mo lang ako. In the future, okay na siya. Open-minded na siya. Di ba? Tapos ang malupit na presentahan ng same company mo, tapos naalala ka niya. Teka, si di ba parang ino-offer to sa akin ni Matt dati? Ang ganda pala nito. Di ba? Tapos dapat nagpa-follow up ka rin nun. Hindi ka niya maaalala kapag di ka naman nagpa-follow up. Di ba? Ito yung paulit-ulit na pinapakita sa akin ni Matt. Ang ganda pala nito. Yeah? O, kung ikaw yung kakilala, ikaw yung lalapitan. Di ba? So, yun nung ano ko dyan. Yun yung ano ko dyan pagdating sa rejection. Rejection is like oxygen. Ang rejection ay parang oxygen. Kukwestiyonin mo ba bakit may oxygen? Doon ka sa Mars. Kung ayaw mo ng oxygen. Di ba? Doon ka sa buwan. Di ba? So, yun. Normal. Okay, so yun, next question. I hope na naliwanagin kasi masyadong mahaba itong explanation. Pero yan, tinuro ko rin yan sa Unlimited Prospects Handbook. No, yung about sa rejection, paano ka magiging immune dyan. Okay, so yun, next question. From Mitch Infante. Ano yung mga technique para mapajoin mo yung prospect mo nang mabilis at maging positive siya? Wala. Wala akong ganun. Okay, kung ano yung sinasabi ko, yun ang sinasabi ko, take it or leave it, tas follow up. Money is on the list, the fortune is in the follow up. Palagi niyong tatandaan, fortune is in the follow up, nasa follow up. Meron ako mga members ngayon, meron akong, hindi pa naman siya leader, pero potential leader siya, na yun, nagpo-progress na rin yung resulta niya, na inabot ng 2 taon bago sumali sa grupo ko. Pero tama yung ginawa niyang desisyon. Okay, tama talaga. Kasi kung napaagap siya, baka napasali siya sa akin dun sa company na pinanggalingan ko na nagsara. So tama yung decision niya na inaabot pa siya ng 2 taon bago sumali, no? So yun yung ano, merong iba, isang taon, meron pa nga yata 3 years yata yung pinaka, o merong 4 years. Parang meron ako nakausap recently na 2015 nasa ibang company pa ako noon. Alay, ibang company pa ako noon. 2015, nag-spam ako sa kanya ng message. Tapos nakita ko nag-message sa akin na member na daw siya ng Team Genuine. Tapos tinignan ko yung, sabi may message ako dito. Tapos tinignan ko, 2015? Sabi ko, ayos ah. Sabi ko, buti na lang di ka sumali noon. Di ba? Buti na lang di ka naniniwala noon. Di ba? Napatiming na, ano, yun yung tinatawag ko ng mga maseswerteng member ko. No, yun ang tawag ko sa mga ganun. Kasi, napakaswerte nila na ngayon lang sila sumali, inabot ng ilang taon. Kung 2015, 5 years. Diba? 5 years. Pero buti na lang, hindi siya sumali noon. Buti na lang talaga. Diba? So, yun. Kaya wala akong mabilis na ano, walang budol-budol magic scripts na sasabihin mo lang, na bubulungan mo lang, tapos biglang magte 31 accounts on the spot. Walang ganun. Okay, hindi nag-i-exist yung mga ganun. 7 taon na ako dito. Alam ko kung ano yung sinasabi ko kasi hinahanap ko rin yung dati.
Akala ko may ganun eh. Akala ko yan ang sikreto siguro ng mga top earner. Siguro may mga dasal na ginagawa to. Kasi on the spot ng on the spot yung mga pay-in eh. Siguro binubudol-budol nito. Yung iba, ganun ang ginagawa, nang bubudol talaga. Pero hindi kaya ng konsensya ko yun. So, yung iba wala. Hard work lang talaga. Tsaka numbers game, paramihan ng taong kinakausap. At saka yun kasi, yun na rin ang problem dun sa mga nakikita nyo. Ay grabe, power, dami namin pay-in ngayon. Hindi nyo kasi alam yung buong kwento ng mga nagsasabi ng mga ganun. Kaya hindi ako mahilig mag-post ng mga ganyan kasi nadidemotivate yung mga member ko lalo eh. Napopost ako ng ganito, ang kinita namin, power po naman, ito income ko ngayong araw. Wala namang may tutulong sa kanila yun. Nakaka-inspire? Hindi nakaka-inspire yun. Nakaka-discourage yung mga ganun. Bakit? Bakit kaya ganun? Ginagawa ko naman yung sinasabi ni Upline. Bakit hindi ko kinikita yun? Tapos 3 days pa lang siya. Diba? Hindi naman nila maintindihan eh. Diba? Tsaka walang mga disclaimer yung mga sinasabi. Eh grabe pain. Hindi mo alam. 3 buwan nilang inipon yun. Tapos ngayon isang post lang. Diba? So huwag kayong maniniwala sa mga hype-hype. No? Para hindi kayo magkaroon ng mga ganito. Siguro may sikreto yan. Siguro may magic button. Siguro may genie. May genie. Nagwi-wish sila. Tapos ang bilis nilang yumaman. Wala. Okay. So, ganun. Kaya, yun. Medyo connected kasi sa sinasabi ko eh. Yun, kaya huwag kayo basta-masama naniwala sa mga mahilig mang hype. Kahit pa totoo yung hype nila. Alright. So, yun. Para sa akin, ako sa akin, pag meron ako nakikita networker na lakas mang hype, red flag na kagad sa akin yun. Hindi ko na pinafollow, hindi ko na pinapansin. Ina-unfollow ko. Hindi ko naman ina-unfriend, ina-unfollow ko. Para hindi ko na makita yung mga ganun-ganun post. Kahit pa alam kong totoo kasi, ano yun eh, hyping, pa, basta, pag, lalo na pag walang disclaimer, ayaw na ayaw ko ng ganung hyping. Okay, so yun, next question. Magninegosyo ka na rin lang, bakit? Isa lang. Kung sa traditional business, okay lang naman eh, pero, ano, ah, okay, parang nagigets ko na kung ano yung sinasabi ni Ezekiel. Medyo nag-loading ako dun ah. Sa multiple accounts yata to. Magninegosyo ko na rin lang naman, di ba? Malupit na linyahan yun ah. Magninegosyo ko na rin lang naman. Bakit isa lang? Di ba dapat madami? Multiple accounts. Ulul, wag ako. Iba na lang. Do ka mas mang scam. Di ba? Ingatan niyo yung mga ganun, no? Okay, so yun. Sabi daw kasi mag-multiple accounts, same effort, ibang result. Oo nga, tama. Okay, tama talaga. Okay, sabi ni Kathleen, tama nga talaga. Same effort, iba yung result. Pero alam mo na ba yung effort na kailangan mong gawin para kumita? Kumikita ka na ba ng malaki ngayon? Kasi kung kumikita ka na ng malaki ngayon, hindi na question kung magmumultiple accounts ka or hindi. Tama naman talaga, same effort, iba yung result. Potential, yun yung kinakalimutan nilang banggitin sa inyo eh. Potential, potential pa lang. Hindi yan automatic na pag nag-multiple accounts ka, automatic yaman ka na kaagad. Hindi ka nga makapag-build sa isa eh. Hindi ka pa nga kumikita sa isa eh. Dalawa pa. Anong purpose? Di ba? Hindi mo pa nga alam, hindi mo pa nga kabisado yung compensation plan nyo. Hindi mo alam yung company policy nyo. Hindi mo alam yung mga products nyo. Hindi mo kompleto, hindi ka pa nga nakakabenta. Tapos multiple accounts, anong sense? Para kang nagtayo, first time mo magne-negosyo, itanayo mo sari-sari store na wala kang kaalam-alam sa sari-sari store, tapos nag-branch out ka kaagad. Kasi the more the merrier daw eh. Di ba parang tanga lang? Ano? Ha? Di ba? Madami daw dapat eh. Madami eh. Di ba yung mga successful, di ba? Marami sila eh. Madami negosyo nila eh. Hindi ka pa nga marunong eh. Di ba? Niloloko mo yung sarili mo. Di ba? Sigurado ko pupusta ako 110% lugi ka na kaagad. Okay? So, yun. It's already 8:44. So, mga 10 minutes na lang. Siguro dalawa-tatlong tanong na lang. Depende sa haba. Okay, James Bonayog. Magandang paraan ng sa pag-post sa Facebook. Huwag kang mag-post ng madami. At huwag mo iasa sa posting. At saka walang post na pag pinost mo, madaming mag-i-inquire. Walang ganun. Itetest ka, magtetest ka na magtetest. Hindi ko na kasi yan itinuturo sa mga members ko. Hindi ko na rin ginagawa. Kasi nga, ang arte na ni Facebook ngayon, especially pagdating sa network marketing, ayaw na ayaw ni Facebook sa network marketing. Alam nyo ba yun? Hate niya ang MLM. Dahil sa mga... Ganong katindi ang industriya natin.
Di ba? Ang ganda-ganda ng industriya natin, pero dahil sa mga unethical networkers at mga scammers, mismong si Facebook ayaw na rin niya. Ayaw na rin niya sa MLM. Di ba? Pero kung ethical ka, pwede ka pa rin kumita ng malaki. No? Kasi nagawa na namin paulit-ulit. So, pero walang ganun. Kaya hindi ko na tinuturo about sa Facebook, sa posting sa Facebook kasi wala eh. May, alam ko meron yatang ibang mga members ko na gumagawa pa rin nun, pero ako hindi ko na siya ginagawa. No, kung nag-work sa kanila, edi ituloy nila. Pero ako dito, hindi ko na ginagawa eh. So, hindi ko na inaasa yan. Mas prefer ko pa na mag-active prospecting yung mag-add friend ako, tapos kakausapin ko mano-mano. Mas prefer ko pa yun kaysa mag-post-post. Okay. Presenting from home, Alex Roa Gabutan. Ano yung pinaka-effective or efficient na way presenting from home? Online. Zoom. Video call. Messenger rooms. Kung wala kang Zoom, Messenger rooms. Parang Zoom lang din yun. Yeah. Ganon. Efficient, i-record mo. Tapos kapag ka may nagpa-present ulit, ipapanood mo na lang yun sa kanila. Okay? So, yun. Actually, meron ako tinuro nito. Ewan ko kung naka-receive kayo, kung meron na-updated kayo. Meron kasi ako yung bagong course na ginawa, yung ethical recruiter. So, yun, kompleto na yun. Paano ko magre-recruit? Magpaparami ng downlines. Ethical recruiter course. So, puntahan niyo yung ano. Siguro ilagay ko na lang rin mamaya dito yung link. Pero puntahan niyo, pwede niyo puntahan yung Serrano Academia page. Nandun yun eh. Diba, bagong course na ginawa ko. Yun, kompleto, rekado na yun. Hindi lang siya inviting, may inviting, prospecting, presenting the business, closing the deal, handling objection, follow up. Kompleto, rekado. Ando na. Okay, so yun. Ano pa? Okay. Rolly De Luna. First time. Congrats! Payaman tayo. Sana makasama namin kayo mga first timer dito every Friday. Libre lang naman to eh. Every Friday. Okay, yung may tanong po ako, yung new downline ko kasi sabi ko sa kanya magtanong siya sa akin kapag may mga tanong siya kung paano umpisa ng business namin. Di naman po nagtatanong, ilang araw na nanghihinayang kasi ako sa labas niya, pero gusto ko kasi siyang matulungan. Newbie din ako sa networking, tapos siya palang first deal ko. Pasagot po, focus ka sa production mo, ganun pa rin yung sasabihin ko, wala namang pagbabago. Okay lang to, normal yung ganito kasi ganito rin naman ako dati. Lahat naman siguro tayong nagsimula ganito rin, 'di ba? Yung unang-unang recruit mo, 'di ba, sobrang mahal na mahal mo yung unang recruit mo, binibaby mo, inaalagaan mo, kulang na lang ihele mo, tulog na baby, 'di ba? 'Di ba? Sobrang ano ka kasi first time mo maka-recruit na ganun, tapos magkukuwit. Tapos hindi naman gagawin yung negosyo. So, 'yun, tinuro ko rin to sa ano, doon sa bagong course na ginawa ko, yung ethical recruiter. Na anong gagawin mo pagka napasali mo na yung prospect? No, ano yung next? So, ang sa akin is ano, piling baguhan, magtuloy-tuloy mo lang kung anong ginagawa mong production. Huwag kang mag-focus doon sa member mo. Huwag kang manghinayang para sa kanya kung siya mismo hindi naman nanghihinayang. 'Di ba? Napaka-babait niyo kasi, 'di ba? Ganun din naman ako dati. 'Di ba? Dadating rin kayo sa ganitong point. Okay, napaka-babait niyo kasi, tawag dito, malasanto. Bakit na nakakapanghinayang naman kasi, sayang yung perang nila. Sila nga hindi nanghihinayang, tapos ikaw, ba't ka nanghihinayang? Di ba? So, focus ka sa production mo. Tama yung ginawa mo, actually, na pag may tanong siya, lapit. Ibig sabihin, kung wala siya, hindi siya nagtatanong, hindi niya kailangan ng tanong, hindi kanya kailangan, di mag-focus ka sa paghataw mo. Okay, para sa inyong mga nagsisimula, may downline ka man o wala, konti o madami, focus ka sa hataw mo. Yun at yun at yun ang ire-recommend ko. No? Hindi naman ibig sabihin pababayaan mo sa area yung members mo. Hindi naman yun ang sinasabi ko. May sinabi ba ako sa na pabayaan mo na sila, kalimutan mo na yung mga member mo, sarili mo lang isipin mo. Wala naman ako sinabi ganun eh. Ang sabi ko, mag-focus ka sa hataw mo. Mag-focus ka sa production mo. Yun lang ang gawin mo. Kasi yun yung bagay na control mo sila, hindi mo sila control. No? Para hindi ka din ma-stress. So mag-focus ka lang. Ngayon, ganyan yung nagiging problema eh. Kaya yung iba, yung mga feeling upline. Kasi, ano, technically speaking, upline na sila kasi may isang downline, dalawang downline, limang downline. Nakakampante na. Di ba? Pa-training-training na lang. Kasi may limang downline na, may sampung downline na. Ay, my God, mali yung ginagawa. Yun yung reason kung bakit hindi dumadami yung downlines mo. Dahil dun. Di ba? Ang ginagawa kasi, naka-recruit na ako ng, ano, okay na to. Di ba? Training-training na lang ako. Inspire-inspire. Upline eh. Upline eh. Ang totoong upline, humahataw. Ang totoong upline, nagpo-produce. Ang totoong upline, top earner. So, kung hindi ka pa ganun, yung mga sinabi ko na yun, hindi ka pa totoong upline. No? Upline ka lang in, ano, technically speaking, upline. Upline ka lang in, ano, technical terms. Pero hindi ka pa totoong upline. Hindi ka pa leader.
Yun yung tamang term pala, leader, hindi upline. Leader. Okay, so leader lang yung kumikita kasi na malaki. Leader lang yung nagta-top earner. So yun ang ano ko, yun ang sagot ko dito sa regarding sa Roly. Mag-focus ka sa production mo, magbenta ka, mag-recruit ka, ganun lang ang gawin mo. Tama yung sinabi mo na kapag ka may tanong is magtanong sa iyo, tama yung sinabi mo na yon. And hanggang doon na lang, tapos focus ka na ulit sa production mo. Okay? So yun. Last question, last na. Okay. So pagbigyan naman natin yung ibang ano ha. O ibang nagtatanong. DJD. Okay, Piawo. DJD na lang. Hindi ko mabigkas yung apelyido, sorry. Kailan dapat mag full-time ang student? Magandang tanong 'to. Na binigyan niyo ako ng magandang tanong sa last. Kailan dapat mag full-time ang student sa negosyo? Ito 'yan. Kung ikaw ay bibilisan na natin kasi kailangan matapos. Kung ikaw ay pinaaaral ng magulang mo, wala kang karapatan magdesisyon na magpo-full-time ka na sa sarili mo, na hindi mo sila kinakausap. Pero kung ikaw nagpapaaral sa sarili mo, may karapatan ka magdesisyon para sa sarili mo. Kasi ikaw yung tumatrabaho para sa sarili mo. Diba? So, yon. Huwag ka basta-basta, hindi ka pwedeng magdesisyon, wala kang karapatan. Kasi, ano ka na eh? Dependent ka. Okay? So, yan yung isa sa mga pagkakamali ko before. Actually, hindi ko rin masabi kasi nung mga time na yun, nagtatrabaho ko, tinutulungan ako ng nanay ko para makapag-aral pero nagtatrabaho na ako ng mga time na yun eh. So, kahit half, may karapatan ako mag-decision half, hindi pa lang full. So, another thing na ano sa pag-full-time, una-una sa lahat is kailangan yung income mo is consistent na. Okay, consistent na for at least 6 months. Consistent na kumikita ka ng malaki. Okay, by malaking, depende sa inyo kung ano ibig sabihin nyo. Kasi student eh, iba kasi pagka employed, kasi sa employed meron akong figure na pwedeng sabihin. Sinasabi ko is, pag employed is, mas malaki or kasing laki ng kinikita sa work na consistent na. Diba? Pero sa student, diba, wala namang work, wala namang ano, wala namang responsibility usually, diba? Sarili na responsibility. So, kumikita ka na ng malaki consistently, nakakatulong ka na sa parents mo, diba? By tulong, ibig sabihin, pwedeng tulong mo is hindi ka na humihingi ng allowance, hindi ka na humihingi pang tuition. So, basically, parang pinag-aaral mo na rin yung sarili mo. Or nagbibigay ka na sa kanila, pag-ambag. And another is, kapag dapat pag mag-decide ka na mag-full-time, is kailangan ay 100% yung commitment mo. Hindi pwede na tatry ko mag-full-time, tapos kapag hindi nag-work, babalik na lang ulit ako. Hindi pwedeng ganun. So, kailangan pag nag-decide ka na ganun, decision mo na yan. Sa mga student, hindi ko medyo ano kasi to eh, kasi nga nandiyan yung parents nyo, di ba? Especially kung kayo ay pinag-aaral nila. Ako kasi, kaya student pa ako nung mga time na yun, part-time. Nag-work ako, nung bakasyon na nag-work ako as a service crew. Tapos, nag-aaral ako college. And nung napasali kasi ako sa networking, ganun eh, college ako. And na-realize ko na hindi ito yung path na gusto kong tahakin sa college. Kasi IT ako, nag-course ako na IT, hindi dahil yun talaga yung pangarap ko. Wala akong pangarap na course eh. So, ligaw din ako. Okay, wala akong pangarap na course. Hindi ako nag-IT dahil yun yung pangarap ko. Nag-IT ako kasi wala na akong choice. Kailangan ko nang pumili. Eh, yung IT yung pinakang malapit para sa akin kasi may ligla rin naman ako sa computer. Eh, di aralin ko na lang din. Diba? Kasi addict ako sa Dota noon. Computer games, ganyan. Hanggang ngayon naman, pero hindi na addict. No? Hindi na addict sa Dota. Hindi na ako nagdo-Dota. Tagal ko na hindi nagdo-Dota. So, yun nang pinili ko kasi pinipilit ako eh. Diba nang magulang ko na mag-college. Ano, from first year, high school hanggang fourth year, tinatanong na ako ng parents ko anong course. Sagot ko, di ko alam. Diba? First year to third year, sinasabi ko sa kanya yan. Sa kanya na ako tanungin. Di ko alam eh. Diba? Pag fourth year, doon na, wala na akong choice. IT na lang. Ano bang course yung ano uso? Ano ba yung magiging in demand? Ganun. Kasi wala akong patutunguhan. Then, sumali ako sa networking, doon ko na-realize na ito yung gusto ko. Entrepreneurship. Kasi, naalala ko noon, nung tinatanong ako palagi ng tatay ko na anong course, tinanong ko siya, ano bang kurso yung kikita ko ng malaki? Tapos doon ko na pagtugma-tugma, nung nandito na ako sa networking, ah, kaya pala ganun yung tanong ko. Kasi negosyo pala yung gusto ko, eh hindi naman kasi ako sinabihan na may, hindi ko alam na may entrepreneurship na course. Diba, alam ko business management, pero alam ko sa business management, taga-manage ka ng business ng iba. Hindi business mo. So, yun yung pagkakaalam ko ha, so, hindi naman kasi ako yung masipag mag-aral na ano mo yun.
honor student. Nung elementary, ganun. Pero nung high school na, loko-loko na ako eh. Kasi napasama ako sa mga loko-loko. So, loko-loko na rin ako. Kaya, nung napapunta ako sa network marketing, ganun yung nangyari. Ganun na naging decision. Kaya, dun ko binasa yung decision ko. Kasi, hindi na ako masaya sa ginagawa ko na pag-aaral. Kasi, hindi ito yung path na gusto ko. For example, ano ibig sabihin ng path na gusto ko para mas malinawan? Halimbawa, pangarap ko nung bata pa ako is maging doktor. Diba? Hindi ako pwede basta-basta mag-give up ng pag-aaral ko kasi kailangan ko talagang tapusin yun para maging doktor ako. Kung gusto kong maging doktor, eh hindi eh. Wala akong gusto eh. Hindi ko alam kung anong gusto ko eh. Gusto ko kumita ng malaki. No? Na hindi ko alam kung paano mangyayari. Diba? Kaya noon, nag-try ako mag-apply ng Marines ba tawag? Seaman. Nga, seaman, hindi ako nakapasa. Kasi mayaman daw yung mga seaman eh, di ba? Malaki daw kinikita ng mga seaman eh. Tapos nag-isip din ako, teacher, malaki daw sahod ng teacher. Di ko alam, nung mga time na yon. Sabi ko, ayoko mag-aral pang habang buhay. Ano pa, IT, pwede daw maging call center. Malaki daw sahod ng call center. O, sige, yun na lang. Di ba? Kaya ganun. Pero yun nga, nung napasok sa networking, doon ako nag-decide na, ito yung gusto ko. Ito yung gusto kong tahakin. Tapos, wala nang balikan. Okay, so yun yung may re-recommend ko sa'yo, DJD. So I hope, nasagot ko yung tanong. Diba? Pasensya na dun sa ibang mga tanong na hindi ko masagutan. Meron rin akong video sa YouTube about full-time. Pag-full-time, hanapin nyo lang dun. Basta singit nyo yung pangalan ko. Ano ba? Type mo sa YouTube, full-time Carl Serrano. K, tamang spelling. So, lalabas rin yun dun. Okay, so I hope marami kayo natutunan dun sa mga pinagsasabi ko sa inyo. I hope na nakapulot kayo ng value. And dasa sa inyo yan kung gagawin nyo o hindi. By the way, hindi ko pala ito nasabi kanina. Kung meron akong mga sinabi na hindi kayo agree, hindi kayo sang-ayon, feel free to disagree. Wala akong pakialam. Di ba? Kung sa tingin nyo mali yung sinabi ko, huwag nyo gawin. Diba? Kung sa tingin nyo ay hindi tama yung mga pinagsasabi ko, huwag nyo sundin. Wala akong pakialam. Ako, basta ako, sinagot ko lang sa inyo based on my experience. Kung ano yung sa tingin ko tama, kung ano yung ginawa ko, kung ano yung ginagawa ko. Yun lang. So, I hope marami kayo natutunan. And after nitong training na to, itong live na ito, balikan nyo siya. Kasi meron ako may ilalagay ng mga additional links. Mga additional links na ano, na makakatulong sa inyo, additional training resources. Kasama na dun yung Unlimited Prospect Handbook at marami pang iba. Balikan nyo to, mga 5 to 10 minutes. Ilalagay ko yung mga link sa replay nitong video na to. So, yun lang. Maraming salamat sa mga umattend at nagtanong. Kita-kits na yan next Friday. Dun sa mga members ko dyan, umattend kayo ng sales rally. Sa mga members ko na nanonood, pumunta kayo ng sales rally. Sabihan nyo yung mga members natin na pumunta doon. Mamamawir ako doon. So, yun lang. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.